awareness lang sa mga gumagamit ng ganitong fan. Dahil kung nakita nyo po yung isang video upload o nag-share po sa isang social media na ang ganitong fan daw ay nagkukos ng sunog. Hello guys, it's me again, Tyco TV. And for today's video, may share akong awareness para sa ating gamit, like ito, clip electric fan. Hey guys, ako si Tyco TV. Ang aking content ay gumagawa ako ng tutorial DIY. Pero sa ngayon guys, may share akong awareness sa ating mga gamit. Okay guys, para maiwasan po natin ang disgrasya o sunog sa ating bahay. Siyempre guys, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe. So ayun nga guys, ang content po natin ngayon ay isa pong importante. Okay, so isang importante po sa ating bahay, dahil ang gamit po natin na electric fan. Okay guys, kung ganito yung gamit mong electric fan, okay, tapusin mo itong video para maiwasan po natin ang disgrasya. Okay, so dahil mura ang ganitong electric fan. Okay guys, so ito yung di-clip. So ito mura, tapos matipid sa kuryente. So trending ang gamit ng electric fan na ganito, dahil ayun nga, mas matipid siya sa kuryente as mura. Tapos kahit saan mo dalhin, kahit saan mo i-clip ng lugar, pwede. Okay guys, so awareness lang sa mga gumagamit ng ganitong fan. Dahil kung nakita nyo po yung isang video upload o nag-share po sa isang social media na ang ganitong fan daw ay nagkukos ng sunog. Okay guys, so ipapakita ko kung bakit nagkukos po ito ng sunog, at awareness na din po sa atin na gumagamit ng ganitong fan. Okay, so ganito po yung possible na nangyayari kapag ayun nga guys, pag nagkukos siya ng sunog. So ayun nga guys, kung isa kang gumagamit sa mga ganitong fan. Okay, so ito ang inyong mga babantayan na parte. Okay, so meron tong dalawang nut dito. Ayun guys, so lalo na kapag inilipat-lipat nyo itong clip na to. For example, ina-adjust nyo itong sa taas, ina-adjust nyo itong sa baba. Ayan guys, so dahil sa naka-adjust po nyan, possible po naluluwag yan. At huwag nyo na pong hintayin naluluwag itong dalawang nut, dahil ito po yung cause ng sunog. Okay, so isasample lang natin kapag ito ay maluwag na. So possible po nagbabibrate po ito hanggang sa bababa po yan, na hindi nyo po na mamalayan. Lalo na pag ginagamit nyo sa magdamagang electric pan. Kasi, okay guys, so maganda kasing magpagdamagang electric pan ito dahil tipid po siya sa kuryente. Okay, so for example lang po, lumuwag ito. Ayan, yung dalawang nut. Ayan. So possible po na magkukos po ng sunog yan, dahil kapag lumikit po yan dito sa baba. Ayan, pag dumikit po sa baba, hindi na po siya iikot. So possible na mag-overheat itong motor at nagkukos po siya ng sunog. Ayan, so kailangan po nating bantayan itong dalawang lock na ito. So kapag napapansin nyo na po na medyo maluwag o maluwang na yung kanyang lock, so gamitan nyo na po ng ganito. Ayan, higpitan nyo na po siya. Ayan, yan po yung isinare po na sa isang social media na nakakasunog daw. So ang nangyari sa kanyang fan, either nahulog ang kanyang clip or bumaba yung kanyang fan, at ito hindi na siya umikot. So uminit na yung kanyang motor, na lusaw yung kanyang ito, yung kanyang plastic, at nasunog. So yung sabi niya sa isang post ay nakakasunog daw o nakakadisgrasya yung ganitong fan. Okay. Kung i-install naman po ito sa wall o sa pader, ayan guys, so meron siyang butas dito. Ayan. Tapos meron tong itong, meron itong rubber na apat, para pag nakadikit na ito, hindi siya maingay.
Okay guys, so ipapakita ko kung paano ko ininstall itong fan ko sa adder namin. Yan yung nilagay kong lock tech screw. Yan yung bakal. Yung kulay black. So depende na po kung ano available po sa inyong gamitin. Yan, so binutasan ko na itong pattern namin. Nilagyan ko ng tox, tapos meron siyang ulo. Yan po yung tech screw. Tapos so ganito lang po na ilalagay. So yun yung butas. Pasok mo lang ng ganyan. Tapos ibaba. Yan. Pakita ko na lang. So ganyan po yung itsura. Ayan. Ito guys, yung sinasabi ko na kailangan pong bantayan itong dalawang lock na to, dahil kapag lumuwag po yan, possible po na titikit ito sa pader or sa kanyang wire. Yun yung part of this fan na kung saan po siya may i-stack. So yun nga, nagka-cause siya ng sunog. Dahil kapag hindi na umikot, iinit itong motor. Yan guys, so masusunog talaga ito. Meron na naman pong bagong fan na ganito, yung meron siyang stand. So open na po yun. Yun po yung isang mas nakakabahala ngayon, okay guys, yung open. Wala siyang takip dito. So ganito din po yung style. So parang 5 yata yung ganito niya. 5 or hindi ko alam, basta mas marami po yata yung ganito. Pero open po, wala siyang takip na tulad ng ibang electric fan na yung mga standard electric fan. So yun ay open. So tapos yung paa, meron po yatang tatlo or apat, hindi ako sigurado. Nakakita na po kayo ng ganun. So isa din po yun sa mas nakakabahala na gamit sa bahay, dahil open. So pag natumba na po yun or nasagin ng bata, pwedeng nakakadisgrasya din po ito yung kanyang ito, nakakasugat. So isa din po yun sa kailangan nyo pong bantayan, lalo na po kapag ganun yung gamit nyo sa bahay. Okay guys, kung bago ka lang sa ating YouTube channel, huwag mong kalimutang mag-subscribe, dahil baka yung mga problema mo andito sa ating YouTube content, baka andito na yung kasagutan ng problema mo sa iyong gamit. Hit mo na rin yung notification bell at i-like mo na rin ang ating video at mag-comment.